14, for today's video nga pala ay hihimayin natin yung na-harvest natin na bulaklak ng kalabasa. O ayan na mga 14, sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan. Kaya ayan, meron na tayong na-harvest kahit bulaklak lang, kahit hindi na ang bunga. Kasabihan nga, di ba mga 14, pag may tiyaga, may nilaga, ayun. Anong nilaga nga ba, baboy or baka? Charot! So ayan mga 14, kung talagang madiskarte ka lang at masipag ka, meron kang maha-harvest. Ayan, masarap to sa dinding mga 14, ayan. Tapos may inihaw na bangus or inihaw na tilapia or hito, ayan. Tapos hahaluan mo pa ng talbos ng kalabasa din, tapos dahong malunggay at saka saluyot or talbos ng sitaw, ayan. Pagkain Ilocana or Ilocano mga 14, ayan. Kaway-kaway sa mga Ilocano-Ilocano dyan, shoutout sa inyo, ayun. Shoutout din syempre sa lahat ng viewers natin at sumusubaybay sa ating mga video araw-araw or upload araw-araw. So ayan nga, hinihimay ko, tinatanggalan ko ng balat yung tangkay at saka yung mga ano niya, yung sa loob, yung parang pinaka ano sa loob, yung dilaw. Hindi ko kasi alam kung anong tawag doon mga 14, basta yun na yun. Sabi ko nga sa inyo mga 14, diskarte lang talaga ang puhunan, sipag at tiyaga, yun. Makakalibri ka ng ulam at masustansya, syempre, fresh harvest from the farm. Nagbo-voice over lang naman, napapa-English pa si ako. So ayan nga mga 14, medyo matagal himayin ito. At ayan, medyo nakakaantok himayin. Ayan, iisa-isahin mo talaga kasi siya. Kailangan talagang iisa-isahin mo siya para mawala yung parang bulo-bulo niya sa tangkay. At saka ayan, yung inaalis ko nga na yan sa labas ng bulaklak. At saka yung nasa loob ng bulaklak, inaalis din yun mga 14. Ipapass forward ko na nga mga 14 kasi ano, sobrang haba na ng ating chikahan. Chikahan na, chikahan. Tatapusin ko na sa paghihimay ng bulaklak ng kalabasa. Ayan, so iba naman ang ating ipapakita sa inyo ngayon. Ayan, so ayan yung ating mga nahimay na bulaklak fresh from harvest. Ayan nga mga 14, nilapag ko nga yung cellphone ko dyan at pipitasin ko nga yung isang malaking ampalaya na pwede na siya paobrahin. Ayan. Umikot nga ako doon sa gilid ng bakod, ayun, dahil hindi ko maabot dito sa kabila, kaya umikot ako doon. Tatanggalin siya natin sa plastic, ayan. Kung nagtataka kayo mga 14, kung bakit pinaplastic ko yung ampalaya, para nga pala siya hindi kagatin ng mga insekto, ayan, para ma-harvest natin or mapakinabangan natin, kaysa naman insekto yung makinabang, diba, ayan. Mindset ba? Mindset mga 14. Kesa naman bumili pa tayo ng pang-spray ng insekto, mapapagastos pa tayo, kaya mindset na lang, daanin na lang sa plastic. So, ayan. Thank you.
dyan natin ilalagay yung chicken. Ayan. Dyan natin imamarinate. Ayan. So, ayan yan. Tinalagay na natin sa oyster. Ayan. Na may merong calamansi at saka toyo, konting toyo at saka paminta, ayan, pamintang pino, ayan, saka dinikdik na bawang, ayan. So ganyan lang gagawin natin, paulit-ulit lang yan mga 14. Ayan, paulit-ulit lang na ganyan yung gagawin mga 14, ayan. Ayan yung aming recipe sa aming chicken inasal, homemade. Homemade chicken inasal, ayan. Big shoutout nga pala mga 14 sa mga walang sawang sumusuporta sa akin dyan. Ayan, alam nyo na yung kung sino kayo. At sa mga nag-aabang ng live ko, ayan, abang-abang lang kayo, magla-live din ako, ayan. Imamarinate natin to, ibababad natin magdamag hanggang gabi, ayan. Tapos bukas pa natin ng tanghali lulutuin para mas nanunuot yung pagkababad niya or yung pagkamarinate niya, ayan. Ayan, ganyan lang ng ganyan yung gagawin natin. Para mas kumapit yung marinate niya. Ayan. So, ayan. Ganyan lang. Paulit-ulit yan yung mga 14. Parang pag sinaktan mo lang. Paulit-ulit lang na nasasaktan. Ano daw? Nabubulol na ako. So, ayan nga mga 14. At nailagay na natin. Ayan. Ayan pa yung pahabol na dalawang wings. Ayan. Ganyan lang yan. Tapos, ilalagay muna natin sa rep. Dahil bukas pa natin yan lulutuin mga 14. Ayan. So, update na lang natin kayo. Ayan, syempre. See you sa pag-iihaw bukas. Hello mga 14. At ayan na nga yung ating chicken inasal. Homemade recipe. Ayan. Ako ay nabubulol na naman. So, ayan na. Nakasalang na nga tayo ng 4 na piraso or 5 piraso. Ayan. Sobrang sarap nito mga 14, kung matitikman nyo lang, ayan, talagang juicy siya, pero luto siya mga 14, pero juicy, ayan. Ayan na nga at medyo paluto na siya mga 14, medyo biniling na natin ng isang biling, ayan, tapos nilalagyan pa ulit ng konting sauce dyan para malasa, ayan, para mas masarap. At ayan na nga, mas lalo ng mas masarap, ayan. Paluto na siya at umuusok-usok pa nga kung nakikita nyo mga 14. Ayan o. Masarap na naman kumain ito mga 14, lalo na pag magkakamay ka. Pero syempre, bago magkamay, maghuhugas muna ng kamay. Ayan. Mapapadami na naman tayo ng kain ito at kanin. Ayan. Ang sausawan lang nito mga 14 ay toyo na may sili. Ayan. Sarap. So ayan nga at napakasarap. Grabe, ako'y natatakam na habang nag-iihaw. Gusto ko na ngang kumurot dahil sa sobrang sarap, dahil ako'y takam na at gutom na rin kanina pa. Itsura pa lang talagang magugutom ka na. Paano pa kaya yung lasa, di ba? So ayan nga mga 14 at hihintayin lang nating maluto yan. Ayan. Siyempre pag naluto yan, ready to eat na. Ayan. So biniling na nga ulit. Ayan. Biling-biling lang hanggang sa maluto. Ayan. Medyo malapit-lapit na sa katotohanan na maluluto na siya at na makakain na rin natin siya. Ayan. So ayan na, malapit na. Eto na nga yung pinakihihintay natin mga 14, luto na at ayan, nasa plato na rin. Ayan. So gagawa na tayo ng sausawan, toyo calamansi na may sili. Ayan. Napakasarap niya, may sunog-sunog pang konti. Ayan. Amoy pa lang, talaga naman magugutom ka na. Meron pa tayong huling salang, 3 piraso, ayan. Hihintayin din nating maluto yan, pero mamaya gagawa na tayo ng sausawan na toyo calamansi na may sili. Ayan, napakasarap. Grabe, umuusok-usok talaga naman. Kung makikita nyo mga 14, ayan, nabubulol na ako sa gutom, ayan. At eto na nga yung sausawan natin na toyo calamansi, hindi ko na pinakita ang paggawa, ayan. Talaga namang inayos ko pa. Para naman maganda yung preparation. Ano daw? O, diba? Yummy. San ka pa? Kahit sa bahay ka lang, meron ka ng inasal. Hindi mo na kailangan umorder kung pwede naman gumawa ng sarili mong recipe na mas masarap pa sa inasal. Mga 14, ayan, for today's video ay eto nga at binibidyohan ko ang batang ere. Bumili lang kami ng mansanas, aba, pati eto pinabili niya. Hindi naman siya ganun kamahalan at hindi rin ganun kamurahan, ayan. So 80 pesos lang naman, ayan mga 14.
Dahil nga nung bata ako, hindi ko naranasan ang ganyang mga gamit-gamit or laruan, kaya kay Alian na lang natin ipaparanas kung ano yung hindi natin naranasan. Dahil ayan nga at sinusulatan niya na tuwang-tuwa siya sa pinabili niya na yan dahil yan ay 80 pesos lang. Pero 20 pesos na lang makakabili ka na ng mansanas na 300. O sige na, okay na yan, okay na yan. Ang importante, sumaya ang bata sa kaligayahan niya na gusto niya. Ano daw, nabubulol na naman ako. Dahil nga bihira naman siya magpabili at bihira din namin bilihan, kaya okay lang din, kaya binilihan ko na din para naman mas matuwa siya. At dahil nag-birthday din siya, kaya pinakaregalo na rin natin sa kanya yan, ayan. At dahil napagod din kaming naglakad, kaya natuwa na rin niya na wala yung pagod niya dahil sobrang layo ng aming nilakad. Ayan nga, at nagdo-drawing na siya dito sa whiteboard, ayan. Dahil ganyan lang naman talaga ang kaligayahan ng mga bata, mag-drawing-drawing, magsulat, ayan. So ayan o, nag-i-enjoy siya sa kanyang pinabili, ayan. Nag-drawing na ng mukha na hindi mo maintindihan kung mukha nga ba yan o mukhang aswang. Ayan, sobrang nag-i-enjoy siya, ayan. At sa binilan namin nito, sa bilihan din ng prutas. Shoutout pala sa inyo kasi hindi ko binarat. Pasalamat kayo at hindi ko binarat. Sa totoo lang mga 14, minsan barat ako pag sinumpo yung pagiging barat ko. Binabarat ko talaga. Mindset ba? Mindset mga 14, para naman mas makatipid tayo. Pero syempre, hindi naman ako lagi nang babarat. Minsan lang madalang, ayan. Dahil ang mga tindera, nagtitinda yan para kumita. Ayan, nagtinola kami. Hindi ko na i-video kanina, nakalimutan ko. Yung ano nga pala, yung nakalagay dyan ay papaya galing pa sa amin sa Nueva Ecija. Ayan, salamat sa papaya nyo. Ayan, ngayon lang nailuto. Nahalo din sa wakas sa tinola. Pero yung manok ay hindi native. Ayan. Ayan. So, ayan lang. Kakain na kami ni Aliyah.